No, love lines. Love lines. Okay, no? Start na. Ah, umpisan mo na. Handang-handa. Handang-handa na. Ready na. Una sa lahat, Deji. Ang pogi mo, Deji. Ganito nga. Eh, sabihin mong pogi, ha? Sabihin nila, bakla daw ako, eh. Kasi nagbabakla-baklaan ako, eh. Bakla ko dyan. Bakla nga ako! Ayaw manuwala, eh. May nag-PM nga dyan sa fanpage kanina, oh. Nakita ko sa fanpage, sabi niya. Lesbian daw ako kasi malaki yung didi ko. Tumboy daw ako. Maniwala ka dyan, Didi. Kasi yun ang epekto kasi dati nag-gym-gym ako nung tinigil ko. Yan ay lumalabas. Kaya kayo kung mag-gym kayo, ituloy-tuloy nyo yung gym ninyo kasi yun na, oh, sira na yung katawan ko. Dati kasi puro pa ako abs. Ngayon ab na lang. Okay. Didi, pag ano daw, pag mahilig sa ano, mahilig sa gym, maliit daw yung, basta. Yun na yun. Hala! Ay, maliit ang ilong. Si DJ. Tumot mo na ako. Kaya nga ma'am, tinigil ko yung pag-gym kasi sabi ko dati, ang laki naman nito. Pero nung nag-gym ako, eh, parang sabi ko, hindi ko na makita. Kaya tinigil ko yung pag-gym. Dati kasi gym ako ng gym, eh. Grabe, ate, may abs ako. Ah, kaya pala. Ngayon may ab. Malaki yung muscles. Oo. Pero ngayon ab na lang kasi isa na lang yung muscle ko, eh. Ewan ko, wala nang easy lang ab. So, tapos ano sunod, ma'am, bukod sa sabi mong pogi ako? Malaki. Iyong? Ang bunganga ng ilong. Ang bunganga ng ilong. Ang bunganga ng ilong. Nakita yung bugar, Gigi. So tapos, ano pa? Pangatlo, ano sunod? Ang ano ko. May nag-PM doon sa fanpage kanina. Bagay sa'yo yung ano. Yung? Bagay sa'yo yung gupit mo, Gigi. Ay, yung gupit ko? Hindi, kasi 2020 na dapat mapagbabago, eh. Ang tama. So, new look pala yung haircut mo. So, tapos, sunod, ano sunod na pambubula? Mabait. Tapos po? Alam, so, ano, hot tip na ba to? Ako na ba mag-hot tip sa'yo, DJ? Kaya nga, ikaw lang nakagawa nito sa akin o sa tapos. Tapos, takilid ka nga, DJ. Maganda yung cheeks mo, DJ. Siguro isang bunga nga pag kiss. Bah! Tapos? Ay, sige na, uy. Ito talaga. Not sure. Makalimutan ko na yung feeling ko. Nag-emot pa naman ako kanina. Nag-practice na ako. Ay, ayanon. Sige, pakilala ka ulit. Ikaw si Evangeline mula sa my Kuwait. Ha? Opisahan mo na. Dali. Anong probinsya? Digi-Jow Love Lines. Love Lines. So, start na ako, Digi. Oo nga. Ano yung starts ko yung sa, ano, sa love life ko ng asawa ko? Love life ng iba. Sige, chismis mo. Wala man ako love life, iba, baby. Yun lang yung asawa ko. Ah, sige na. Kwento mo sa amin. Anong probinsya mo dito sa Pilipinas? Sa ano ako, DJ, sa Cotabato. Bisaya. Bisaya. Sa may Cotabato. Tapos, umpisahan mo. Ilang taon ka nag-umpisang nag-ano? Nag-ano, nag-asawa ko, DJ, 21. Mm-hmm. 21. Pero 19 ako nung nag-ano, nung nag... Kasi naka-stop ako ng pag-aaral noon. Mm-hmm. So... Tumuloy ako, 20 years old na ako nang nag-fourth year kasi nga bundok sa amin. Malayo talaga. Inaakyat ko pa yun. Maglakad ako noon. So, nag-aral ako kasama yung papa ko na nag-ano kami ng boarding house doon sa ano, parang bayan, doon sa public school. Tapos 20 na ako nung time na yun.
late, parang late na, fourth year high school. Uh-huh. So, scholar ako sa barangay. Ah. Binayaran nila yung third year tsaka fourth year ko doon nung nag-ano ko ng... Oh, ano ba yung average mo para maka-avail ka ng, ano, ng scholar? 80 pataas lang naman sa barangay. Ah, sa barangay. Tapos? Tapos nung nag-aral na ako ng, ano, ng fourth year, so i-diary ko na lang doon sa fourth year nung nakilala ko doon ang asawa ko. Siya pala, 7 years din pala siya nakastop ng pag-aaral. Ah. So, 25 na. So, ano kasi siya, DJ, lahat ng kabadbuyan andyan sa kanya. Kaya siguro trip niyang mag-aral ulit ng fourth year. So, doon kami nagkakilala. Doon kami nagkaanuhan. Tapos, napakaano. Yun na yun, DJ, yung lahat-lahat ng pinagbabawal. Na ano, yun na yun. May bisyo siya. Kompleto siya ng bisyo, kumbaga. Oo. Nung, kahit nung nag-ano pa kami, ganyan na siya. Sinabi niya sa akin yan. Pero hindi ko siya, ano, kasi isang room lang kami eh. Hindi ko siya trip talaga, DJ, kasi nainis ako. Kasi nga ako yung monitoring ng room namin. Eh, syempre, alam ko kung anong yung mga ano ng mga kaklase ko. Ugali. So, siya, parang fourth year na kami nagkakilala. So, nainis ako sa kanya kasi lahat kami gumagalaw siya, pahambog-hambog lang doon. Akala mo kung sinong astig ba, hindi man lang tutulong, sarap tadyakan nga. Eh, doon ako talagang first na nainis sa kanya. Ah. So, bali fourth year kayo parehas, 20 ka na anyo, 20 anyos ka na, tapos siya ilang taon na? 25 din siya noon. Ah, 24. Tapos? Tapos, yun na yun, DJ, nang June, nag-start ang klase hanggang July. Ito namang kaibigan ko na kaklase ko, yung boyfriend niya, magkaibigan, magkapitbahay sila yung, ano, yung naging asawa ko ngayon, magkapitbahay sila. So, every time na mag-date sila, kasama ako. So, pinagtagpo na lang kaming dalawa. Kasi wala kaming ka-date dalawa. Ah, so, bali, nag-chapiron. Bali, may kaibigan ka, may boyfriend, yan. Oo, yung kaibigan ko, boyfriend niya, kaibigan niya yung asawa ko ngayon. Ah. So, ganun, apat kami. Ah. Pag nag-aaral... Huwag mo na hawakan yung mouth. Hindi naman kami nagpapansinan. Huwag mo na hawakan yung mouthpiece mo. Eh, pasok mo lang sa tainga. Huwag mo takpan bunganga. Ang ganda mo eh. Oh, yan. Tapos? Tapos, DJ, mag-date sila, mag-date din kami. Walang ligawan na nangyari, DJ. Talagang ligawan na nangyari. Sana oil. Hindi ko alam. Kasi parang, dikit-dikit. Ganun lang. Hindi man lang naligaw. So, bali, nag-date yung mga kaibigan ninyo. Saan kayo nag-date? Sa park? Sa ano? Hindi ko alam. Sa kubo? Saan kubo yun? Sa may public park? Sa may ano, di ba pag pupunta ka ng, ano, ng barangay, may mga purok daisy, mga ganun-ganun. Tapos, pag nasa school, sa loob ng room, hindi naman kami nagpapansin ng DJ. Ah, so bali, nagchachapiron kayong dalawa, walang ligawan sa inyong dalawa, pero ano ginagawa nyo? Dikit-dikit, ganyan? Oo, pag nag-date sila, magkatawanan din kami, magdikit din siya sa akin, tapos may paakbay-akbay. Parang ganun, iwan ko pa. Tapos nung August 15 hanggang sa, hindi ko alam kasi marami nang nangyari din na date-date eh. Kaya parang siguro nahulog na ako. Kasi 20 years old ako, DJ. Papaluin pa ako ng papa ko pag nakita ko ng kipag-boyfriend. Grabe. Tapos? Napalo ako. Kaya nung time na naabutan kami ng papa ko sa boarding house kami ng magkaklase, pinampas ako ng kawayan. Pinampas ako ng kawayan. Kaya yun, doon niya na saksihan mismo na talagang sobrang napaka-stricto ng papa ko. Hindi. Gaano katagal yung pagsama ninyo doon sa kaibigan ninyo na nagsasama din kayo, nagchachapiron kayo? Ano, DJ, hanggang sa August 5, doon first kiss niya ako hinalikan, doon sa may sagingan yun eh. Sana oil. May mga sagingan kasi doon. Huwag mo na hawakan kasi yung mouthpiece, ma'am, yung kamay sa ilapag, sa disc lang. Ipasok mo dito. Ayan. Ganyan lang, oh. Ayan. Bitawan mo lang, ma'am. Ayan. Sunod.
nung nag ano, baby, birthday ng pamangkin ng kaibigan ko, nag-date sila, tapos kinasama niya ako. Tapos siya yung nag-request na pasama ako. So sumama naman ako, nagpaalam kami sa papa ko. Nung nag-ano na kami doon sa ano, sa tapos pauwi na kami. Doon sa may mga sagingan eh, maraming mga sagingan, may mga ano, niyugan. Doon yun eh, papasok yung may ano eh, may parang may birthday. Eh doon, hinalikan ako, kaya doon, feelings ko na, magka-ano na kami, magka-relasyon. Hanggang sa nangyari na yung mga time na August 18, doon yung first DJ, doon yung first na ano. Yung, parang walang ligawan, iwan ko ba? 1 month lang kami naging kami, tapos, no, yun na yun, DJ, yun na yun. Pero hindi pa ako nabuntis. Saan kayo noon? Sa ano, sa, basta yun na yun, sa may sagingan pa rin. Ah, doon may naunang nangyari sa iyo. Wala sa hotel kundi sa kasagingan. Oo, marami din business na 'yon. May birthday pa rin. Iwan ko ba 'tong birthday na 'to? Daming ano. Pag may birthday, may nangyayari ganyan. Tapos ano? Tapos sobra natakot kasi ako sa papa ko kaya minsan patago na lang yung relasyon namin. Pero pag nasa school, wala naman kaming pansinan masyado. Ganun. Tapos, hindi ko talaga malimutan yung mga time dito. Pero kompleto siya ng bisyo, di ba? Ano yung nakita mo dun sa kanya? Parang na-inlove ka na rin, tangkap mo ano? Na rin kung ano siya. Kompleto siya ng bisyo, sabi mo. Oo, meron DJ. Umiinom, nagsisigarilyo, tsaka yung ano, yung ganun. Hindi ko alam, DJ, ba't ko ano? Kasi nga, sabi nila, ano daw, love is blind pag ano, hindi ko alam. Dito yung mouthpiece mo, si ilalim mo yung mouthpiece. Huwag mo sa tainga kasi wala yung bunganga mo dyan sa tainga. Oh. Yan! Ganun dapat. Oh, tapos? Correct. Tapos yun na yung DJ nung ano, nung time na hanggang sa maraming nang ano. Pero nung September 18, wala pa, unang nangyari sa amin, wala pa naman, hindi pa naman ako nakabuntis kasi October, isang buwan na yun. Wala naman na yung, ano, tapos naulit-ulit, DJ, kaya na. Sa saging din. Sa saging din. Sa niyog. Teka lang. Ano, sa ilalim ng kaniyugan, di ba, may mga damuhan doon, ganyan? Kaya, DJ, kaya yun. Tayo! Ah, nakatayo kayo? Tumayo. Ah, sumandal ka sa niyog. Oh, sumandal ka. Inanon niya yung t-shirt niya. Pinaano sa akin. Pinasakin sa akin yung t-shirt. Yan. Ganyan yung mata ko, DJ. Ganyan yung mata ko. Nung ano. Anong tumirik? Ayun ko. Salangaw. Sabi ko, ay, ganito para kasarap sana noon pa. Eh. Yung first sa niyog, tapos second na doon ako nabuntis, DJ, sa niyog. Sa may sagingan, hindi pa yun. Ano yung ginawa sa sagingan? Dahon ng saging sa pindin. Diba yung saging na ano, na yung sa Bisaya pa, yung laya na? Yung brown na. Hindi yun makati. Ah, hindi na makati, oo. Oh, kasi malambot. Tuyo na yun. Tapos? Or totoo, true, real talk yung nangyari. Kasi alam mo naman sa bundok, di ba? Buti wala nakakita sa inyo doon yung mga nag-ano, nangangaso ba? Gabi naman. Hindi. Alam mo ba, DJ, nung nabuntis na ako, nung isang buwan, kasi October ako nabuntis, tapos buwan ng November, nag-aaral pa rin ako. Hindi alam. Ang nakakaalam lang yung kaibigan kong best friend, saka yung asawa ko lang. Ang nakakaalam. Tapos, ano, pumunta ako sa kanila kasi kausapin ako ng mama niya. Isap na daw ako ng pag-aaral kasi daw magsama na lang daw kami. Isabi ko hindi pwede, tapusin ko na lang yung March. Dadalhin ko na lang yung chan ko hanggang sa matatong March, at least graduate na ng fourth year. Eh, pumayag naman sila. Hindi talaga alam ng pamilya ko, DJ, yun. Oh? Hindi alam ng pamilya ko. Kasi
pag ano, syempre natatakot din ako. Andiyan na yan eh. Mm-hmm. Sabi ko nga nung time na yun na ano na kung hindi niya ako panagutan, okay lang. Kung panagutan niya, okay lang. Hindi, mm-hmm. ko, na, hindi ko din naman siya pinipili. Ah, so nagsama kayong dalawa? Nahabol ako ng ano, ng aso. Nung nagpaalam na kaming buntis na ako sa mama niya, nahabol ako ng aso, baby. Buong. Bakit? Baka mukhang buto ka, payat ka nun siguro? Kasi yun daw yun, habulin daw ng aso pag buntis. Ay, ganun? Oh. Teka lang, tawagan kita ulit ha. May inaisignal mo, ma'am. Tawagan kita ulit. Saglit lang. May inaisignal mo. Blurred yung mukha mo, ma'am. May inaisignal mo. Ha? Sa akin ba? Ay. Ay, ala ka naman sa akin, ma'am. Kahit binting computer to, kaya ng internet ko, ma'am. Ayan. Hindi. Call ako. Nandito yung wifi ko. Oh, hindi nga. Sino mas malabo sa amin? Siya o ako? Oh. Ako? Oh, tapos? Malabo. Yun na. No? Kaya yung nag-December na DJ, 2 months na yung ano ko, chan. Hanggang January, 2 months. Dinala lang talaga namin yun. Kasi bantay sarado din ako ng asawa ko. Kahit sobrang napakaano niya, DJ, lahat ng bisyo. Pero pagdating sa akin, naano ko din naman yung pag-aalaga niya. Kahit nasa school kami, kinaano din naman niya ako. Hanggang sa nag-fourth year, hanggang sa naging March, naging last ano na namin, last exam, tinulungan niya ako sa math. Mm-hmm. Kasi talagang may na ako sa math noon. Siya, magaling talaga siya sa math. Mm-hmm. Ako na lang halos so, ang naiwan. Nag-aaral kayo, classmate kayong dalawa, fourth year. Magkasama din kayo sa bahay, nag-live-in na kayo. Hindi, DJ. Umuwi pa rin ako kasi hindi pa alam ng pamilya ko. Oh? Hanggang pagka-March? Oo, hanggang March. Inalang ko lang yung chan ko, hindi nahihilot. Ay, hindi. Pero binibigyan niya ako ng mga ano, ng allowance, yung pagpakain ko ng prutas, sarang ganun, baon ay, minsan. Ay, bakit ka binibigyan? Eh, saan siya na kumukuha? Eh, parehas kayong nag-aaral. Galing sa Paris. Meron naman siya kasi ano, DJ, meron naman din kasi siyang part-time. Parang may niyogan sila na ano, na malaki din naman yung ano, yung naano nila. Mm. Tapos may, iwan ko kaya yung anong diskarte niya. Basta, kinukuha ko lang din pag may binibigay. Kasi nga, may pambili nga ng ganyan eh, no? Oh. Oh, so tapos, ayun na. Hindi nalalaman ng parents mo hanggang closing. Hanggang pag-graduate ninyo. Oo, hanggang closing. Tapos, actually, nag-ano na kami ng damit namin para sa ano graduation. Tuga. Ako na lang mismo din ang nag-ano. Kasi sabi ng asawa ko, pagkatapos ng ano fourth grading, ikaw na ang bala mag-decision kung gusto mo pang mag-ano sa stage o hindi na. Pero, kung kailangan mo, andyan lang daw siya. Tapos, yun na yun. Hindi ko alam, DJ. Pumunta siya sa ate ko. Mm. Nagpumilit siyang pumunta kasi ako ayaw ko nga muna kasi natakot talaga ako sa pamilya. Alam ko namang mali, DJ. Alam ko naman na mali. Pero andyan na yun eh. Diba, syempre, hindi ko naman alam yung mga ganyang bagay. Syempre, na ano lang din siya. Tapos, kahit 20 ang ano ko, age, sinasaktan pa rin ako. Mm. Yun na nga yung inaasahan namin. Kaya binantayan niya ako ng binantayan, pasipot-sipot siya doon sa bahay namin, nagtatago siya doon sa kapitbahay para lang anuhin niya ako. Kasi hindi na ako pumapasok eh. Tsaka siya na mismo ang nagsabi kay ate na buntis ako. Mm. Sabi niya sa ate ko na uyak ako ng iyak kasi ayaw ko pang ipasabi. Pero alam ko naman malalaman pa rin. Yes. Pero gusto na kasi niyang isabi eh. Gusto niya niyang kumbaga yung pupunta sa parents DJ na magsasabi na buntis ako. Yun, sabi ng mama ko, sige, papuntahin mo niyang lalaki dito at may ano siya, DJ, may lagaraw. Mm. At lalagaruhin ko yan. So, nakaakyat ka pa sa stage noon, hindi na? Hindi na lang, DJ. Ako na lang din ang nag-decide kasi gusto na din kasi niya na pumunta sa, umakyat sa bahay namin para sabihin ng parents ko na buntis ako. Mm. Siya na din ang nag-decision. Kahit sobrang ano niya. Pinandigan din naman niya kasi sabi ko, pag sinaktan ako ng parents ko, aalis na lang ako, saka na ako babalik kung ano siguro. Siya din naman nagsabi na masusolve din naman yan, matatanggap din naman yan nila ng matagalan. Matatanggap sa ngayon, di pa lang kasi masakit pa sa kanila. Mm-hmm. Pero yun na yun, hanggang sa
ano, hanggang sa nag-ano na DJ, nagka-okay na, nagpakasal na kami. 1 month, April 28, March 26 siya namanhikan sa akin, April 28 yung kasal namin. Mm. Malaki na yung chan. Kasi ayaw ng papa ko na. Malaki na yung chan mo noon, ilang buwan na eh. 5 months, magiging 6 months na nung kinasal kami. Kaya ano, pero nung nalaman pa ng papa ko, DJ, sinaktan talaga ako. Mm-hmm. Binugbog ka pa rin. Nasaktan. Nang mama at papa ko, pinalayas nila ako pero hindi ko yun ginawa kasi alam ko naman na kasalanan ko din tsaka matatanggap pa rin naman nila. Sa sakit lang siguro nila, nasaktan nila ako. Mm-hmm. Kasi inaasahan nila ako na ako na lang yung makakatulong sa kanila sa kanila na ako makapagtapos. Kung baga ganun, naniniwala sila kasi dalagang bundok ako, DJ. Lumaki ako sa bundok. Alam ko nung lahat ng trabaho bilang isang bundok. Mm. Tapos, yun na yun. Yung nang, ano na, nung nang, ano na kami, DJ, nagpakasal. Yun na, doon na din nung nagkaanak kami. Naging cesarean pa ako, DJ, nung July. Naging cesarean. Kaya sobra yung gastos ng, ano ko, ng asawa ko. Hanggang sa nagkaanak na ako, DJ, doon na nagsimula din yung ano niya, nagbago siya. Ano? Barkada, ganun, oo. Alam mo naman yung bagong mag-asawa, DJ, doon talaga yung kontrolado, eh. Andun talaga yung mga... Hindi, sabi mo nga kasi kanina, may bisyo siya nung kayo palang magsyuta. So ano ibig sabihin na nagbago siya? Lumala po ba o wala nagbisyo nung nagkaanak kayo? Lumala din. Ah, lumala? Lumala. Kasi okay na sana yung ano eh, okay. Kasi sabi ko sa kanya, hindi naman ako namimili ng ano, kasi tinanggap naman kita kung ano ka. Pero yun bang ibigay mo na ng lahat ng obligasyon mo, pati kami ng anak mo, ibigay mo pa rin sa magulang mo? Hindi naman pwede yun. Sabi ko, gusto ko rin naman saan kayo nakatira noon? Saan kayo nakatira noon? Sa bahay nila o sa bahay? Sa bahay nila ng mama niya kasi wala na siyang papa. So, doon kami muna sa bahay, mga 6 months ata yun or 8 months ata kami nag-ano. So, ang ginawa ko, DJ, nung after na mag-1 year yung anak namin, talagang nagpursige ako na anuhin ko yung bahay. Kasi marunong talaga ako sa lahat-lahat, DJ, kaya ko. Kaya nagsumikap ako na yung may maliit siyang kubo dati doon sa wala katao-tao, doon ko talaga siya inayaya na tumira. Doon ko talaga siya nakot para lang tumira kami kahit walang tubig, walang kurente, walang kapitbahay doon. Kami lang minsan ng anak ko pag inaano niya kami, pag iniwan niya kami. Doon ko naranasan, DJ, kung ganun pala kahirap. So ngayon, may bisyo siya. Lumala ka mo. Lumala, DJ, kasi ano, siya na ang nasa bahay, siya na nagbabantay ng bata, ako na ang umaalis, naghahanap. Ano yung trabaho ako mo doon? Ako na ang naghahanap. Nag-pipedicure, tsaka minicure, tsaka nagugupit ng buhok. Mm-hmm. Tapos pag uwi ko, may gatas at bigas na, may isda, may bigas, ganun. Tumatanggap ako ng mga bigas na may pag-ano sa akin. Tapos siya nasa bahay. Mm-hmm. Tapos barkada. Pinaulanan ko yung barkada niya ng bato, DJ. Kasi pag uwi ko andyan, pula lahat ang mga mata. Parang mga isdang dubok na hindi mo pinaulanan ko ng maliliit na ano bato. Paano na impluwensyahan si Mr. mo? Paano na impluwensyahan si Mr. mo ng bisyo, ng illegal na droga kasi sa bundok naman eh, no? Sa bundok parang bihira lang yung nalalaman ko na ganyan. So kasi ang bahay nila, DJ, is malapit sa bayan. Mm-hmm. Sa amin talaga yung bahay ko is bundok talaga ako. I see. Ah, oo, kasi doon ka nga naka-stay doon sa bayan, 'di ba? Nag-aral ka. Nung nag-asawa na kami. Aha. Kaya, nung ano, DJ, nung nagka-ano na yung anak namin, nagka 2 years old, Bininta niya yung, ano, yung baka niya, tapos pinabahay namin ng doon malapit sa biyanan ko. Kaya doon na kami tumira, hanggang sa nag 3 years old yung anak ko. Hindi ko talaga, maano, DJ, kasi sa sobrang, ano ko din sa kanya, kasi, okay lang sa kanya eh, na nasa bahay siya. Magtrabaho naman siya, pero yung pagana-gana na lang ba? Mm-hmm. Ay, ako naman, DJ, bilang asawa, hindi ako sanay na yung wala akong sariling pinagsikapan o sariling tirang hinahawakan. Mm-hmm. Kasi sanay ako sa
talagang bugbugan sa ano nung dalaga pa ako. So, kamusta kayo? Ano nangyari? So, ngayon din si naging ano nung naging 3 years old yung anak ko, nag-ano ako na pumunta ng Singapore. Mm-hmm. 2 years ako sa Singapore. Mm-hmm. 2012 to 2014 umuwi ako. Nagkabahay kami noon pero hindi pa tapos. Nagkabahay kami noon pero hindi pa tapos. Mm-hmm. Hanggang sa 2015 January, bumalik ulit ako dito sa Kuwait. Mm-hmm. Bumalik ako dito sa Kuwait. Talagang nung nasa Singapore pa ako, DJ, alam mo naman, doon, andun lahat. Pero kahit na minsan tatawagan ko siya, ayaw niyang ako makausap, minsan ganun. Pero every Saturday, kahit mangutang ako ng pera, tatawagan ko siya ng tatawagan. Mm. Kasi nga ayaw ko yung sasabihin niya sa isip niya na binawala ko siya. Isa lang yung anak niyo noon nung umalis ka? Isa lang din hanggang ngayon, DJ, 11 years old na. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya nung ano, DJ, nung umalis ako ng 2015 dito sa Kuwait na, doon na rin yung parang sobrang marami ng ano sa amin. Dito ko naranasan yung maraming trials buhay naming mag-asawa. Pinto mo. May 8 months, DJ, na hindi kami nagka-communication. Marami siyang sinayang din na pera sa akin. Alam mo naman, ayoko yung, kasi ako saging magkwinta-kwinta, DJ. Mm. Hindi kasi ako marunong din magpinta. Kasi nahati din yung pagtulong ko eh. Mm. Kasi tulong ako dito sa pamilya ko. Tulong ako. Mayroon din akong pinupundar sa akin na sa amin ano. Kaso siya kasi, DJ, hindi niya ako inaano eh. Minsan yung pera na sabi ko, ganito eh, paano mo. Hindi niya inaano eh. Kaya nung lulong na lulong siya talaga sa bisyo niya, DJ. Tapos tinatanong ko siya, bakit ka nagkaganyan? Hindi naman ako nagkulang. Binibigay ko naman yung mga gusto mo, yung sa pamilya natin. Nagpupundar naman ako, ba't wala? Ba't ganyan ka? Sabi niya. Kasi daw sa akin. Dahil daw sa akin. Sabi ko, ano bang problema? Umalis ako, malinis yung konsensya ko. Umuwi ako, malinis din ako. Ikaw lang din yung pinabalikan ko kahit sobrang ano mo na. Iiyak lang siya, DJ. Hindi mo malalaman sa kanya kung bakit. Anong problema niya talaga? Siguro talagang nung time na 8 months kami hindi na communication, hinayaan ko siya kasi last na tumawag ko sa kanya. Sabi niya, maghiwalay na tayo, magkagano na tayo, mag-ano ka na, huwag ka na umuwi dito, wala ka na mauwian. Sabi nang ganun sa akin, nabigla ako. Kasi wala akong kasalanan. Kahit bukuhin ko man, DJ, na sa sobrang sakit ko sa kanya, ba't niya ako ginanun? Hindi ko pa rin ginawa yun yung magloko sa kanya, DJ. Hindi ko talaga ginawa. Pero wala kang balita? Wala kang balita? Baka mayroon na si Mr. na panibago? Kaya nagkaganon, nag-iba? DJ, wala naman kasing, kung sa Bisaya, wala din naman kasing aso na, walang aso na makumkom. Yung ganun ba? Malalaman mo talaga yung lalaki na nagbibisyo or nagbabae. Bisyo lang ang sa kanya, pero sa babae, wala naman. Kasi alam ko din naman. Kasi marami, DJ, ang chismosa, hindi yan ano. Ibig sabihin, yung babae po naman, wala. Wala naman siya, hindi naman siya ng babae. So yun lang yung bisyo niya talaga, kaya nagkaganon siya. Oo. Noong 2015, DJ, at 2017 na umuwi ako, doon na siya parang nag-start na nagbago. Kasi sinabi ko na yun, hindi ako nagsasabi sa kanya noon na hiwalayan na kita, ganun-ganun, maghiwalayan ito. Hindi talaga ako nagsasabi. Talagang sabi ko, on time lang talaga ako. Bibigyan kita ng chance, pero wag naman yung paulit-ulit na chance. Kaya nung 2017, DJ, binigyan ko siya ng chance. Pa siya nung time na yun kasi daw ganun. Hindi, sabi ko, sige, tao lang naman, nagkamali, sige. Ganun, bigyan kita ng ano. Tapos, naulit, DJ. Naulit. So, isang kasalanan na yun. So, nung nag 2018, sabi ko, ayoko na. Naano na ako. Dalang-dala na. Hindi kita nililoko. Kung mag-asawa ka man dyan, sige, mag-asawa ka. Sabi ko sa kanya, mag-asawa ka kung gusto mo kasi wala na ako. Magpo-focus na lang ako sa anak ko. Sa anak natin. Total, may bahay na. May motor, may mga gamit na. Hindi, may pang ano na ako sa bata. May pang mana. Mabuti hindi na. 2018. Mabuti hindi na. 2018, DJ, December, umuwi ako. Sabi niya, patunay. Sabi niya,
umuwi ka, papatunay ko sa iyo na ano na talagang ganun nagbago na. Edi umuwi ako noong 2017, talagang nagmakaawa ako sa amo ko na sir. Pwede ba ako umuwi talaga ng ano ng December, balikan ko lang kayo kahit isang buwan lang. Pinauwi ako, DJ, doon ko napatunayan, DJ. Sobrang saya ko. Mm. Kasi nung time na nasaktan ako, DJ, iyak. Tapos panalangin sa Diyos. Iyak panalangin sa Diyos. Mm-hmm. Yun lang talaga so, yung lakas na loob. Natigil yung vision niya? Oo, DJ. Sawa naman ng Diyos. Nung simula din siguro nung nagka-Duterte. Mm-hmm. Takot na, mamatukhang. Oo, kasi tinatawag na din siya sa ano eh. Tukhang na talaga. Kasi tinatawag din naman siya sa ng barangay eh. Aywan ko. Nagsulido niya din siya sa barangay. Kasi user lang naman siya. Hindi naman siya pusher. Mm-hmm. Kaya sabi niya, umuwi ka dito, ipapakita ko sa'yo na nagbago na ako. Mm. Kasi nung umuwi ako 2017, DJ, ayaw niya akong tabihan. Italagang nagpapaganda ako nung time na yun. Pinagandaan ko. DJ, nagpa, ano pa ako ng buhok, nagpa, lahat-lahat ng paganda sa katawan, para lang talaga na ano, kahit gago siya. Pero, hindi niya ako tinabihan ng tatlo gabi, DJ. Nawasain niya. Kaya sabi ko, palitan ko na lang ito. Joke lang. Hindi na, ano. Hindi na, DJ. Okay na kami hanggang ngayon. Daming trials, pero pinapanalangin ko na lang sa Diyos lahat yon. Sa awa naman Diyos, dininig niya. Talagang okay na kami ngayon. Umiyak nga siya nung pagbalik ko nung last year, 2018. Hindi ko nga... Yung dalawa ko ngang, ano, DJ, dalawang panty lang yung nadala ko kasi hindi niya ako pababalutin. Tapos yung passport ko parang, ano na, parang pang ano na eh. Kasi yung kontrata ko talagang sira na. Kasi pinasok niya dito sa brief niya nang nag-away kami. Ayaw niya kasi akong pabalikin na. Sabi ko, last na. Last na talaga to. Mm-hmm. Pag ano, kaya DJ for good na ako this year. Very good eh. Oh, kasi isa lang naman yung anak ninyo, kayang-kaya ninyo yan. Oh. Tapos ano yung pinagbisihan niya kayo? Yung pangarap ko lang naman DJ na umalis, bahay lang tsaga, at saka motor. Sa awa ng Diyos, nabilhan ko yung papa ko ng sasakyan, natulungan ko yung papa ko sa mga kapatid ko. Hindi, mabuti. Oh. So tapos, ano trabaho ni Mr. Gil? May idea pa ko dito. May idea pa ko DJ. Trabaho po ni Mr. Ano trabaho? Trabaho siya ngayon, DJ, sa ano, sa parang poultry, gano'n, mm-hmm. Yung nag-ano siguro, naggawa sila ng puti, malaking building yun, mm-hmm. Sa mayor namin doon. Mm-hmm. So, binilhan ko siya ng motor para maging okay. Sawa talaga ng Diyos, DJ. Mm-hmm. Naging okay na kami. Kaya for good na rin ako. Bye-bye, quiet na. Ako ang girlfriend ni Mr. Nag-comment yung girlfriend ni Mr. mo? Sino to? Wala nga yung girlfriend. O, sino to nag-comment? Nakita ko. Naniwala ka dyan, DJ. Eh, nabigla nga yung mga kapitbahay kasi wala daw yung girlfriend yung asawa ko. Kahit nung binata siya, walang, hindi mahilig sa babae. Pero DJ, ha? Magaling yun. Magaling. So, ibig sabihin, nakatikim ka ng iba. Hey, DJ. Asawa ko lang. Hindi mo masabing magaling yung isang tao kung hindi ka nakaranas, ma'am, ng iba. Paano ibig mo sabihin naranasin ko yung iba, DJ? Oh, paano masabing magaling si Mister? No? Ang sabi mo nga kasi kanina, ah, nagpaganda ka, walang gana si Mister, tapos sabi mong magaling. DJ, nung ayan. Time na lang kasi nag-away naman kami noon. Joke lang, kasi siguro wala siya. Joke lang, ah. Oh, sige, ah. No? Oh. Yun na yung DJ, yung ano ko, yung straw, ano, happily ever after. Mm. Yeah. Balakpak. Yay! Sige ha, maraming salamat. Si Miss Lisa. Ano ang pangalan? Lisa Bing? Lisa, ano si pangalan mo? Vance? Ah, si DJ.
Kasi ayan. Evangeline, no? Mula sa my Kuwait. Marami, marami kasing papilma mo. Oh, marami. Oh. Hindi ko alam saan ka dyan. Oh. Resibo siguro yan. Gaya namin. Okay. Maraming salamat. Sige, si DJ, thank you. Thank you, DJ. Thank you. Sige. DJ Joe, Love Lines. Love Lines.